Yun mga kalingap, mapagpalang umaga po sa atin lahat. Yung welcome back po muli sa ating munting channel. So yun po mga kalingap, for today's video ay panibagong vlog, panibagong araw na naman po tayo. So nandito po ulit tayo ngayon, kila Pinyal po, dito po tayo. So bago po tayo magpatuloy, huwag po natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog, si Pro, si Kalinga Prob, at kasama po natin ang ating po mga kalinga partners. Kaya nandiyan si Merly, Maria Cusinera, si Maramara, si Ate Melissa, si Kuya Kens, J. Murillo Vlogs, Brother Faas, Kuya Brooks, siyempre po mga kalingap si yun nandun pa si Kuya Jose Kalingap po. So, dito po tayo magla-lunch, magluluto po ulit kami kasama po yan sa mga tropa, at mamaya po mga kalingap ay kakusapin natin si Kuya Brooks, makakasama namin ulit si Kuya Brooks. Ano po? Ay, nandun po nasa Daet. Opo. Yan, shoutout po muli kay Mrs. Capromdi dyan po sa Ontario. At maraming salamat po muli sa mga nanonood at sobrang suporta, lalo na po kay Kuya Bal, kay Ate Edna at kay Kalinga Prob. Ayan, nandiyan na po si Kuya. Dito na po tayo mga Kalinga. Tulong-tulong tayo pati. Oo, siyempre. Ito, pantaklob oh. Hawak-hawak ko. Ah, itaktak ko na lang yan. Pwede ba yan? Oo, oh, pwede. Tapos kayo rin mo. Ulo ako na. Dito na yung tanin natin. Okay na ito. Ayan po, kahit po ang bahay nila maliit, pero cute naman po. O saan natin ito? Kasing cute ni ano. Ang pangalan mo? Rebecca po. Ah, Rebecca. Ikaw, alam ko si ikaw si ano? Pinyel. Ah, Rebecca. Saan si Rebecca? Saan si Rebecca? Rebecca? Ah, ito si Rebecca. May agum na yan. Ah, ito si ano? Si Pinyel. Si Pinyel. Pinyel, ano ito mong pangalan? O sabi ko nga ba, wala kang palayaw? Pinyel. Nye. 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 Huwag na po natin palagpasin dito na makausap pong si kapatid ni Kuya Bal, siyempre si Kuya Brooks. So tara po mga kalingap at puntahan po natin. Andito na po siya sa may malapit sa dagat. Parikoy! Ay, good morning. Grabe, andito. Ay, ano ginagawa mo? Wala ko lang view. Para magandang view ay. Oo nga, ang ganda. Saka ang sarap ng hangin. Parikoy, ay grabe, talagang natutuwa ako kasi nandito ka ngayon. Ay siyempre, kaya tayo magkasama ngayon dahil si Kuya Bal, narinig ko sa kanya na sa live niya na Kuya Brooks, sama ka. Hindi niya alam na susurprise ko nga sana na bigla lang susulpot doon. So okay lang, at least na kasama pa rin. Hindi ko maalam na kasama ka rin pala. Ay siyempre, lagi naman tayo nakadikit dito kay Kuya ngayon. Sabagay, no? So pag kayo nakadikit dyan, bakit walang ano sa inyo, walang nagireklamo? Bakit kayo madikit sa kabila ng dikit, nagireklamo? Eh, founder to ay. Wala sila ka, no? Hindi, yung Kuya Bursa, no, siyempre, ang dami kasi nagtatanong at nagtataka din. Sabi nga nila, si Kuya Brooks, bakit daw hindi nakakasama dito ngayon kay Kuya? Yun lang, sa tanong lang naman nila kasi hinahanap ka at namimiss ka rin kasi nila. Anong isang beses ako nakasama ka nila tapos di na nasundan ngayon lang ulit. Okay. Magkakasama tayo nila Kuya Nicolo Babi. Pero alam mo ba, napansin ko kay Kuya Bal, pagka ngayon ko lang talaga na ano, na nararamdaman, parang mahal naman talaga ako ni Kuya Bal. Mahal ka talaga yan, sabi. Kasi nung unang, nito lang ba, nakapangalawa na ngayon to, napansin ko sa kanya, parang masaya siya. Tapos ngayon naman, parang maganda yung ano namin, banding, sa pangalawang banding, mas lalong na-feel namin yung isa't isa. So, nakita ko yung, you know, parang, yeah, pasalamat din ako na nandun yung suporta niya bilang vlogger na nakarating sa kanya. At hindi nawawala yung tiwala. Dahil nung ako sa malalag, maraming nangyayaring hindi inaasahan. Tapos bigla tayo
nag-announce na gano'n na independent. Yan pala, siya pala yung may alam talaga. Oh. Hindi ka independent. Isa kang free lancer. Strike. Anywhere. O saan man. So, parang naisip ko, yun pala ang tama. So, ang galing talaga ni Kuya Bal, magbigay ng para sa'yo. Para lang mapabuti ka. Hindi ka mapasama. Oh, di ba? Kasi di ba, thank you kay Kuya Bal, siyempre. Oh. Kasi di ba lagi niya ako nakakasama ni Kuya Bal. Ikaw ay busy ka dun sa siyempre, yung ginagawang bahay. Tayo ang nakatukan. Yan, ikaw ang nakatukan. Alam ba, yung si Ravi Bo na pagmamahal ni Kuya Bal sa'yo, hindi na mawala yun. Kasi alam ba, pag nakasama kayo, kaya tanong niya, si Brooks, ganoon ko agad siya eh. Talaga. Ganoon siya. Kaya sabi ko, si Kuya Bal talaga, hindi niya nakakalimutan si ang isang Kuya Brooks kahit na makulit. Siguro nung time na kasaway tayo noon, alam mo naman tayo, daritsahan, parangkahan. So napag-aralan din natin kasi marami din na tayong nasasagasaan. Yung iba naman, yung mga tao nating naprangkahan o straight go, alam mo na, nasasaktan din sila. So pinag-aralan ko din yun na hindi pala dapat gano'n. Hindi pala gano'n. So ngayon, ang ating magiging tungkulin bilang kapatid ni Kuya Bal at bilang charity kagaya natin, kagaya mo, makakapadyo tayo ng layunin para makatulong sa iba. At hindi man maiwasan kasi sa ating mga kasama na minsan may mga pasaring na nagpaparinig sila at ikaw naman nasasaktan sa mga sinasabi nila. So ngayon, alam ko na kung paano ko bigyan ng magandang payo. Yeah. O, ngayon natututo tayong magbigay ng payo o paalala na hindi nakakasakit doon sa mga nagmamahal doon sa vlogger niyan, kung sino man yun, o reactor niyan, kung sino man yun, na hindi natin silang masasaktan. Na dati talagang nagagalit ako, dati sinasabi kong ano yung totoo niya sabi ko. Siyempre, di naman ako na unawaan yung iba, kaya nagagalit siya sa akin. So ngayon, iba na si Kuya Brooks. Talaga, iba na ang nangyayari na. Kasi, kumbaga yung love dating na. Kuya Brooks, tinapon mo na. Na lumalaban, kaunting saltik lang, mga palad. Ano sa tingin mo, iba na ba ngayon? At dahil kay Kuya Bal, natuto ako sa kanya kung paano naman pagkumbaba. Ay, grabe. Napag-aralan ko kung paano magsalita ng mahinaon. Na napag-isipan natin na walang masaktan na ibang tao na yung mga sinasabi ko. Nakakaya naman kung hindi ko babaguhin yung sarili ko, nandito na tayo ngayon sa ating mga plano, trabaho, bukod dun sa mga nakatulong lahat ng mga viewers, mga silent viewers, mga sponsor, nandun yung tiwala. Kailangan nating ipakita na mapagkatiwalaan tayo. Yeah, kasi alam mo Kuya Brooks, isa ka sa mga ano eh, sa yung inaayto-ay ba ngayon ng mga supporters natin, mga viewer. Kasi isa ka sa mainit ngayon eh dito sa larangan ng social media, especially dito sa Kalingap. Paano mo nasabi na sa mainit? Kasi ang pinasabi ko mainit, kumbaga nagiging famous ka na eh. Katulad niyan, inaasikaso mo yung bahay. Ay alam mo naman, ang racial team is nandun yung attention ng karamihan ngayon. Ay dahil nandun ka, naasikaso mo yung bahay. Kaya may mga mistakes mo lang na siyempre hindi mo maiwasan na mapupuna. Pero normal hanggang doon naman, normal lang. Kumbaga para sa iyo, hindi ka napapalag. Kumbaga sa iyo naman, ang advice na lang para sa iyo, kagaya yung nakaraan sa mga tumira sa akin, ilan sila? 3 ba o 2? Malupit 'yun, pero si Kuya Bal nagsabi sa akin, hayaan mo na. Huwag ka na sumagot. So, yun ang ginawa ko. Hinayaan mo na lang talaga. Hindi na ako sumagot. Kasi siyempre, nirespeto ko siya kung ano yung... Oo, saka ano. Kasi alam naman niya, kaya naman ako pumunta doon. Ayun nga, baka gusto kong sabihin sa kanya, yung mga nangyayari. Kaya sabi niya, hayaan mo na, huwag ka na sumagot. So, ginawa ko na. Kung hindi ako pumunta doon, at bara-bara yung gagawin ko, so siyempre, talagang andun yung, kumbaga, wrist back na naman to, parang gano'n. Oo, pero wala na, di ba? So, nawala na yun. Nawala na. Salamat din sa ano mo na huwag ka nang re-wrist back. Mali talaga. Kaya, tama, marami ding ipapayo. Kahit sa mga comment sa mga vlogs ko, marami din. Hayaan mo na kayo, Brooks. Lalo na yung mga tumitira sa'yo. Salamat talaga na maraming kutsutsa. Sa mga
Tsaka yung ano, yung mga, yung ano, yung sponsor ko si Inde Guapa at saka si Starling ko, nag-ano din. Kasi ayaw din nilang ganun. Sabi ko nga, mas magandang makakuha ka ng maraming kaibigan kaysa ng maraming kaaway. Away. Oh. Masarap kaya pag maraming kaibigan kaysa may marami kang kaaway. Yan. Kaya yung ginagawa mo ngayon na pagiging humble na, iba na, nagugulat na ako sa mga deliver mo ng salita ngayon eh. Parang hindi ka na yung pasigaw, galit lagi o... Tiga. O di, at least, yung aking napag-aralan o ina-apply ko sa buhay ko. At salamat na pansin mo yan, Parigoy Capronde. Ayan. Siyempre, isa pang trivia ngayon. Meron daw kasi, meron kasi nag-request lang sa akin na mula nung bago tayo umalis, kung sumama si Kuya Brooks. Kasi hindi niya nasundan talaga yung ano mo eh, yung nagsimula ka dito sa akin. Sino ba si Kuya Brooks ang daw nagsimula? Bago ka napunta dito sa Kalinga. Ano tayo, isa tayong family driver doon sa Taguig, sa kapitbahay namin. Yung ngayon, sabi nga sa akin, kung kailan ako babalik, inaantay pa rin akong babalik doon. At siguro baka hindi na dahil ito nga, nag-promise ako doon sa sarili ko, saka doon sa isang sponsor ko, na magpo-full time ako bilang charity vlogger. Sa aking pakiramdam pa si Lord na ang nagdala sa akin yung pangalawang pagkakataon. Yes. So, kasi kaya dahil siguro marami tayong magagawa kung ano yung ginagawa ni Kuya Bal, ating madagdagan or ano pa yung mas mapalaganap, mas palaganap o mapalawak o kasi kung ano yung adisahin niya yun din naman nakadigayin natin kaya ang pagkakaiba lang ang pagkakaiba lang sa inyo, sa mga ibang mga kasamahan natin na bilang kapatid si Kuya Bal, so hindi tayo pwede bara-bara. Yes. So. Kung ano lang yung gagawin na makakabuti at maging masaya ang mga taga-subaybay sa Kalingap, so isa na rin yun na ipagpatuloy natin na magiging mabait at mahinaon magsalita si Kuya Brooks. Ito na yung unti-unti. Ay grabe ano. So yung pare ko, ano, diba nung papunta ka dito ng diet na gustong-gusto mo talagang bumisita, ano ba yung naging mga pagbabago after nung, di ba, na-aksidente ka pa nga, na gusto mo talagang pumunta dito sa motor mo, nakasakay ka nun, na-aksidente ka. Ano yung, ano, nawalan ka na ba ng pag-asa na muling bumalik sa pagiging charity o araw na? Oh, teka lang nga. Di ba, mayroon kang sinabi kanina na, bago ako nagsimula, di ba, sa nung galing, sa doon ako sinabi ko na. Yes. Yung pagpunta ko ng diet, 2022, January. Yan. Bakasyon lang. Bakasyon lang. Oh, yung pagbakasyon ko niyan, yung ulan naman sa isip ko talaga, magiging vlogger. Kasi noong una, di ba ako marunong magaling magsalita o ano man yung mga dapat gawin na magugustuhan ng mga supporters ng Kalingap. So wala talaga. Wala akong plano. O dahil kay Mr. D, yun nga, sa kakulitan niya, so siya gumawa ng channel. At dumating ka hanggang yun nga, sunod-sunod pa tayo. Na-enjoy naman. Sabi parang okay ah. Pero madalang ako mag-vlog, mag-upload kasi wala nga tayong hilig. Pero habang tumatagal, nagkaka-idea tuloy ako. Pero wala talaga. Ako'y bumalik ulit sa bus ko. So, siguro alam ni Lord na mas bagay ka dyan bilang charity vlogger kasi marami kang tutulungan ang yung kapatid mo o sino man sa mga kamag-anak ko na pagpatuloy hanggang habang buhay ba at maraming natulungan sa Kuya Bal sa mga kasamahan natin na lumalaganap, no? Hindi lang salita ng Diyos ang kanyang ano, pati mga bagay-bagay na sa hirap ng buhay kahit saan naman sa mundo at least nakakatulog pa rin. Yeah. Maganda kasi nangyari pa rin ko kasi di ba kung hindi ka nandito sa pagiging charity dito sa diet, bira kayo magkita ni Dan. Pero dahil sa nangyari, madalas na kayong magkita. Oh, ayan, may bonding pa. Ayan, ang galing na nga tanong mo. Isa pa yun. So, nung nandun kami sa Maynila, isang taon lang kami halos mag-bonding, pag-birthday ko. Ay, grabe. Ang tagal, no? Di ba? So, and then si Kaling of Dan, mabait naman talaga yan. Pero nung dito ko na siya nababonding halos araw-araw na nga, o linggo-linggo na sa bahay. So, masarap sa pakiramdam bilang ama. Kalingap dan. So, nagiging close kami. Nagiging komportable siya lalo sa'yo, no?
yung tiwala niya sa akin nandoon, at ang tiwala ko sa kanya bilang anak, proud ako sa kanya. So, salamat kay Lord. Siguro talaga, hindi lang siguro talagang ito ako din nalang ni Lord. So, alam ni Lord. Si Lord talaga may plano. Sina talaga. Pero alam mo pare ko, isa, pag nakikita kayo, napupunta si Dan doon sa inyo, di ba? Sa bahay mo. Tapos nakakarga niya si LMU. Nakikita ko yung ngiti sa labi niya, yung masaya siya. Na meron na naman siyang bagong prinsesa, no? Kumbaga, kapatid tuntua niya, siya. Tuntua siya. Nakikita tuntua ko talaga si yung... Kaya salamat si LMU na dumating sa buhay namin. Blessing yun, pare ko. Blessing. Ayan. Siyempre, salamat dun sa mga sponsor ni LMU at sobrang nakatulong. Tapos kamukha pa ni Dan, no? Nakaka-awig baga, o. Tayong pagkakulot ng buhok. Nandun na siya pag ano ng tenga. Ayan po. So, ayan, basta ituloy po natin to ang pasimula ni Kuya Val. Siya nagsimula, siyempre tayo ay tutulong, nasa likod tayo ni Kuya Val. At yun nga, yung bilang Kuya Brooks, kapatid ni Kuya Val, so maganda po ang nagiging takbo ngayon sa aking channel. Dahil po, umabot tayo sa 100,000 subscribers natin. Yung 100,000 hindi biro. Hindi biro, ang hirap yan sa isang vlogger, lalo na kung nag-iisa ka. Siyempre salamat sa mga tumulong. Tumulong viewers natin, tsaka sumusuporta sa atin. Salamat sa inyo, kasi kung hindi tayo magpapasalamat, wala kang utak na loob sa kanila. Siyempre, una-una sa Panginoon, siyempre. Nandiyan na yan, sila, tapos. Sabi ko yan ba, no? Tapos yung ano pare ko yan, no? 'Di ba? Sabi mo nga na hindi pa nagaano si Kuya Val na sumama ka. Plano mo pala talaga na, na sumama dito. Kasi napakinggan ko siya. Kahit ako nagulat nung pumunta ako ng lighthouse. Uy, parang bagto ni pare ko. Totoo yun. Gulat ako, natuwa kasi, ako. Kasi una-una, mayroon ng kasama si Elena sa bahay. Yung anak niya ba? Ay, nandun na. Si Jirlyn. Nandun na siya? O, pasay ka doon minsan. No? Hindi na siya ba? Ano? Hindi na siya babalik ng... Ang babalik dahil nag-aral siya doon. Baka itong linggo. Ah, kaya pala nakasama ka. Sasamahan niya ni... mama niya, Lina, kasi baka mamaya mawala. Ay, di pa sa, hindi pa niya kabisado yung mag-commute sa bus pagdating doon sa Maynila. Ay, hatid mo pa yun. Hindi, si Lina na. Pupunta naman sila ng ano. Ikaw naman mag-isa doon. Ayun. Ngayon, kaya ako nakasama dito, isa na rin yun, kahit na hindi na-announce ni Kuya Val, talagang pupunta ako kasi nasa loob ko sumama dahil nandoon yung anak niya isa. Yeah, meron na makakasama. May kasama siya. Hindi ako mag-alala. Oh, kahit pa paano. Oh, yan. So, ito na pare ko, last na tanong. Medyo mabigat 'to. Malalim. Mabigat. Diba, hindi ko naman dadalhin 'yon, dadalhin. Bubuhatin ko ba? 'Di ba? Anong masasabi mo pare ko, 'di ba? Ikaw madalas ka kala Rachel. At actually freelance ka naman eh. Sabi ni Kuya, wala ka naman problema kahit saan ka pumunta. So, nagkaroon ba ng mga kanya-kanyang reactor? Ano masasabi mo doon na sinabi na kung doon ka lang mag-react? Tapos dito ka lang, hindi ka pwedeng tumuloy. Ano masasabi mo doon pare ko bilang isang nag-i-stay kila Rachel para okay. Sa'yo? At sa mga napili pare ko, anong masasabi mo? Okay. Una-una, yung pinili ni Dudong. Oh, yan. Okay. Umpisa tayo doon. Para sa akin, dapat meron siyang reactor. Tama naman. Reactors. Dahil, para ang kanyang channel, laging na ipopromote. Yeah. Basta, ang kanya mga reactors pa good vibes, pa positive at sila lang magkakasama diyan sa community na yan. 18 reactors? 18 reactors. Hindi sila pwedeng lumabas o tumawid sa kabila like kay Rob, kay Kuya Val or kay Kuya Val kung meron man at doon sa kabila yung pang isa. Oh. Kung ang isa yung tinatawag na merge, sorry, merge, no? Oh, merge. Oh. At si Ate Amy yung ano dyan? Pag sila tinitira at di sila pwedeng tumawid. Ay, di sila pwedeng ano? Bumanat. Bumanat. Oh. Yun ang rules ngayon. Oh. Ako ngayon ang magpapayapa o gigitna. Siyempre, kung sumubra naman yung kabila, pagtatanggol ko sila. Kaunting pasagi lang. Kay Rob, yun din, lahat. Basta ko neutral, lahat. Okay. Bilang matubang at Kuya Val nga, nakitiwala ni Kuya Val sa akin, nandun tayo sa gitna. Okay. Kung hindi na matiis sa grupo ni
Rugalok, Matubang, kakausapin ko sila yung mga reactors niya. Oh. At kung ano yung magagawa namin na sobra na, hindi na talaga mapigil yung kabila, so magmi-meeting kami. At hangga't maari, isama ko sila. Ay, Kuya Bal, pag sumobra na, no? Oh. Yun ang bala ko. Yan. At mayroon pa isang opsyon. Pwedeng mag-warning. Ako, pwede rin. Dahil nag-usap kami ni Dudong. No. O si Rob, pwede mag-warning. Pero hindi ako pwedeng mag-strike. Tama. Ang may karapatan, si Dudong, si Rob. Kuya Bal. Kuya Bal. O, pwede yun. Kung hindi na sila paawat. Yan. Ayun. Yun ang magiging scenario sa binubuo kanya-kanya. Pero isa ang layunin, isa ang pinapatakbo, Kalingap. Yan. So hindi man maging, kung maging magulo man siya, sa nagbabantay. Depende sa mga dinideliver lang salita. Yan. Ito sa grupo ni Dong Ruel. Oo. Tama, no? Ibig sabihin kay Dong Ruel, mayroong kanya-kanya, kunyari, parang moderator na, kunyari ikaw, oops, pag napanood mo na hindi maganda yung sinasabi, ikaw na mismo kakausap. Ako na. Galing, ang galing. Sila naman, alam naman nila yon na hindi sila pwedeng bumanat. Kasi pag bumanat sila, ako na yung... Ikaw naman din ang kakausap. Ikaw yung isa sa mga akarang. Oh, ako yung kakausap sa kanila. At pag hindi pa rin sila makinig, kasi gusto nilang kumanti man o ano man yung nasa isip nila dahil siyempre, nasasaktan sila. Bawal pa rin. Susunod ka lang doon sa rules ni Kalingap, Kuya Bal, ni Dudong, na wag kang gaganti. Hindi sila pwedeng mag-content o mag-comment o mag-reactor doon sa grupo ni Kuya Ruel. Puro positive yun. Puro positive. So, kung halimbawa, 18 sila, mahina yung isa, mahina, diskarte niya. Gumawa ka ng paraan na iba-ibang style mo, iba-ibang anggulo, o ano may mga sinasabi mo, pero walang positive. Di mo pwedeng sirain yung tinutulungan nila ni Dong Ruel at ni Rizel. Yeah. O sino man yung mga vlogger doon, ako, o si Donut, o sino man sila, si Red, kasama si Red doon sa ganong grupo. So hindi sila pwedeng tumira doon sa grupo. Kasi pag tumira sila, tika lang, iba na yun. Oh. So hindi talaga pwede. So no? Ibig sabihin, pare ko, isa ka sa pwede kang magtanggal kung sino man yun na ano. Hindi, si Dudong lang. Si Dudong lang. Ano lang, pwede lang ako mag-ano. Pero sa mga pumili, isa ka sa mga nag-suggest. Na sige, ito kunin mo, pwede ito. Pero nasa iyo pa rin ang approval, parang ginagano. Hindi, wala ako doon. Wala ka sinabi. Si Dudong may karapatan. Saka si Rachel ang nagpili siguro. Sila pinag-usapan nila. Tapos, sinaguni kay Kuya Bal. Wala ako, labas ako doon. Hindi ako nakialam doon. Pero pabor ka doon sa nangyaring yung pare ko yun, na may kanya-kanyang reactors. Pabor ako sa ngayon. Testing natin. Kasi may pumasok na pangatlong grupo. Yun ang magkakaproblema. Sa tingin ko. Pero, kung sila makinig din minsan sa payo natin, magkakaintindihan kami. Ayun, grabe mga Kalingap. Pero kung patuloy silang tumitira, tapos pinipersonal na yung bawal. Yung vlogger oh. O kaya yung reactors na nandoon kay Dudong o kaya naman yung tinutulungan ng mga nandoon kay Dudong, binabanatan nila, foul yun. Grabe. Pero parekoy, yung di ba si Ate Amy ngayon, pabor ka ba na siyempre bilang isang charity vlogger, kailangan talaga meron tayong mga uploads na hindi lahat. Kumbaga, kung wala kang pang-ayuda, ano masasabi mo doon kung wala kang pang-ayuda? Tika lang, kung wala kang pang-ayuda, huwag ka na mag-charity vlog. Yeah. Kasi yun ang dahilan ng iba. Pag-vlogger ka na lang, hindi ka charity. Huwag ka na sa Kalingap. Kasi yun ang dahilan iba, di yung iba. Yun na nga. Ngayon, yung ginagawa ni Mighty Amy, natutuwa kami ni Kuya Bal. Kasi itong huli niyang live, hindi niya na babanatan si Dudong, pamangkin niya, at ako. So, sana ganun lang lagi. Kasi hindi naman pwedeng titirahin yung dugo mo. So, lumalabas, kontrabida ka. Yan. Lumalabas,
basher ka namin. Basher. So, ano pang purpose kung ikaw ay gumigit na sa lahat para tingnan mo yung mga ginagawa ng iba at kunyari, kalingap, sa pala hindi yung sinasabi nila. Yeah. Tama yun. Agree ako doon sa kanilang plano at sinasabi ng iba. At lalo na kay Mighty Amy. Yan, grabe. Ah, sorry. Mighty Amy. Oh. Yan. Then, okay yun. Basta makita ko at hindi puro na lang bagayan. Oh. Hindi na lang, hindi pwede puro na lang tira ka ng tira and pinipersonal mo na yung tao. Dapat hindi ganun. Hindi ganun, no. Dapat pa ang pangati mo. So, yun pare ko, no? Maraming salamat siguro. Tanggan dito na lang muna yung ano natin. Ano? Thank you so much sa napakaganda mong mga sinabi. At ang pinaka nagustuhan ko doon yung ano, yung nandito ka ngayon. Na hindi mo nagsabi si Kuya Bal, hindi mo nag-announce, pero plano mo na pala. Oo, totoo yan. Kasi grabe. Dahil may kasama na si Elena. Oh, yun, nasabi mo nga kanina, ano. So maraming salamat pare ko, sana ay magpatuloy ano habang nandiyan yung kasama niya, ano. At siguro matatagalan tayo dito ngayon sa pilar kasi nga hangga't din na ililibing yung tatay ni Piniel, nandito tayo para sumuporta, umalalay dun sa pamilya niya at mag-comfort kay Piniel kasi napakasakit na part ng isang anak na mawala ng isang ama. Kaya kailangan natin siya i-comfort dahil nandito rin tayo si kay Kuya Bal. Tayo yung mga kalinga partners na nandito para suportahan si Kuya Bal. Ayan, salamat po at kay Kuya Bal na isa ako sa kanyang piloto. At salamat din siyempre kayong dalawa, nagkakaunawaan, nagkakaisa tayo kung sino kay Kuya Bal o saan ako. So yun nga, andun tayo kay Kuya Bal sa yung aking kapalitan. Yeah. Kaya ako naman unang hilig niya kayo magmaniyo dahil yun ang trabaho natin. So okay, thank you sa iyo, Kaprondi. Ayun, di ba nung nandun pa lang sa lighthouse, sabi mo pare, miss na miss ko na mag-drive. Tingnan mo yung kamay ko, nanginginig na. Gusto na mag-drive talaga. Sabi nga ni Yaman, pwede na ba yan? Pwede na ba yan yung kamay mo? Opo, pwede na to. Kasi nung galing ng Taguig, nagmotor ako, kalating araw eh. Wala nang sakit. Wala nang sakit. Mamaya lang siya mamanit. Pero, okay pero talagang bumaliktad, ano? Parang bumingkong, ano? Ayan, bingkong. Sa katotohanan, ito yun. Ito yung, ano, ito yung, sa tingin ko lang, naging daan para ako'y bumalik sa pagiging kalingap at isang charity vlogger. Yeah, maraming salamat sa iyo pare Kuy. Sana lumawak pa rin ng ano. Sana magpatuloy yung ganito na no. Pero sa akin pare Kuy, umasa ka na ang iyong kapatid ay akin ang aalalayan hanggang sa thank you. Yan na nga. Nakikita ko naman sa mga kahit na wala akong upload, wala akong ano, basta nandiyan ako kay Kuya ngayon. Maliban na lang kung busy ako. Kung may busy ako minsan kailangan ng anak ko. Ano tayo doon kay Kuya, magpapaalam tayo. Para hindi tayo. So maraming salamat pare Kuy no. Thank you. Okay, thank you. Salamat din at tayo ay binigyan mo ako ng pagkakataon para pag-usapan ng dapat pag-usapan. Grabe. Gandang lalaki mo pare Kuya. Mabira talaga. Ay grabe. Thank you so much. Salamat pare Kuya. Thank you. God bless. Mga kalinga, panoon ka dito lang po. Sana po ay panoorin niyo po ang ating one-on-one and interview kay Kuya Brooks Vlog. So, isa sa po sa mga siyempre sa kasama nila Rachel doon po sa team po ni Ruel. Pero sabi nga ni Kuya Bal, si Kuya Brooks po isa po freelancer kahit saan po strike anywhere kumbaga. Pero ngayon sana po siyang ulit ganat na kalingap. So sana po isuportahan natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at siyempre po si Kalinga Prop at lahat po ng mga Kalinga partners na patuloy po na sumusuporta sa napakagandang programa ni Kuya Bal Santos Matubang. So hanggang dito po, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan ang ating pong channel sa di pa po nakaka-subscribe, naka-like and share, please subscribe po mga kalingap. At kung naman pong problema atin po malulutas, basta kalimutan na po natin. Ano lang po tayo, good vibes. So thank you so much. At kay Mrs. Kaprondi, Randy DJ Official, yan, sana po pa-support po. Ulit po sa aking mga anak, nandiyan po ngayon sa bahay, na naiwan ko muna. Samantala, sila dito tayo kay Kuya sa Sursugon at dito po kila Pingel at kila Mama. Yan, palakas ka dyan ma. At soon makakapunta ka dito sa Daet. Sunduin kita dyan bago siguro mag-birthday at makarecover tayo ng konti. So ito po, maraming salamat. God bless.